may nagdala ng customer niya, nagdala ng laptop niya for repair. The problem daw is ibinato daw siya ng anak niya itong laptop. And okay naman daw nung una, and sinubukan nilang buksan, wala daw siyang display. You can see wala nga siyang display. Ang only na nakikita daw nila is yung blinking code. So namatay siya. Ayan, tay. Buksan ulit natin. Wala nga siyang display, as you can see. First of all, check muna natin siya physically kung meron siyang basag or so far wala naman. Alisin muna natin yung kanyang power supply. Now, physical checking muna. So most probably may na detach lang sa loob niya, or worst case scenario is yung display niya, yung LCD niya is nasira. So wag muna tayong mag conclude ng ganun, kumbaga worst case scenario na lang yun bago natin galawin yung board niya. Dun muna tayo sa first level of troubleshooting. So at first, i-assess muna natin yung LCD niya kung dito ba nagkaroon ng problema. Saksak natin yung power adapter niya. Now, sa true HDMI, i-try natin siyang i-connect sa external display. In that way, ma-determine natin kung nagkaroon ba ng damage yung kanyang LCD. Wala naman siyang physical damage or crack. But the thing is, kung naaalugman siya or may na-detach or isa nasisira naman kahit walang physical damage yung LCD. So, pinakamaganda, unang-una, whenever troubleshooting ng walang display na laptop, i-try nyo muna siya sa HDMI, sa external display. Kung wala namang HDMI yung inyong laptop, meron naman siyang serial port, display port, para masubukan. So from here, susubukan natin siya sa display, external display. Ito sa TV natin. So we will, ang mode niya is we're currently in HDMI 2, so titesting natin. So and so display, external display natin, negative, wala pa rin siyang display, meaning or most probably nandito ang problema natin. Kasi kung nasira yung ating LCD, dapat meron siyang display dito sa ating external display. Kasi pinadaan na natin siya sa ating HDMI for its external display. Now, i-check natin yung beep code niya. Yung light code niya dito. So, caps lock. As you can see, meron siyang blinking light. 1, 2. Ulit. 1. 2, 3 blink code, namatay siya. So meron siyang blink code na light code na meron, ibig sabihin nakikipag-communicate yung laptop na yun yung sinasabi niyang trouble. So with the namamatay siya, referring from the blink code, meron kasi yung mga corresponding na troubleshooting na procedure na kailangan mo i-apply. So before tayo mag-jump sa mga conclusion natin na either sira yung ganyan, ganito, bago natin atakihin yung board or bago natin i-dismantle to or kalasin natin tong laptop, is
kailangan na natin mag-start sa first level of troubleshooting, yung pinaka simple. So obviously mukhang okay naman yung ating power brick and power supply kasi nagpa-power naman siya. Nagbubukas naman yung ating ating power, and the only problem is meron siyang blink code. So mag-start muna tayo sa troubleshooting ng kanyang mga component. So pinaka simple nating troubleshooting na gagawin whenever you encounter this, bago natin siya buksan, or pinaka since na-determine natin na hindi sira yung LCD niya dahil hindi lang siya, kinonect na natin siya sa external display and yet wala pa rin siyang response, check natin yung kanyang RAM or yung kanyang random access memory kung nakalog siya. Obviously, mukhang may disalignment lang, o check natin yung RAM kung anong nangyari sa ating so first level of troubleshooting sa mga laptops na may mga blink code lang, may mga corresponding yan, you can google it naman. First, lilinisin natin yung mga itong terminal nung kanyang dalawa, yung as you can see dalawa yung slot nito ng RAM. So pwede mo siyang ilipat para malaman mo kung ma-determine mo kung nagkaroon lang ng problema tong terminal niya para dito may check. Pero since nabuksan na natin siya, first thing na gagawin nyo pag ganung mga may blink code ay bumukas yung display, and yet kinonect mo na naman sa ano, wala pa rin, linisin nyo muna yung terminal with a soft toothbrush, huwag naman steel brush. Ito, pressin mo na lang both terminal. So kumbaga sa troubleshooting talaga, you will start at the simplest troubleshooting muna from the source ng power, and ito sa RAM muna. Usually mga beep code lang kasi hindi naman bubukas yung display niya pag wala siyang random access memory. Since yung terminal, and ito with this electric eraser, lilinisin natin yung contact point niya. So you can see, electric eraser para panglinis ng contact. Ayan, contact cleaner siya para maganda yung contact niya with the terminal. Yung module and the terminal is mas maganda yung kanilang contact. So just for the sake na malaman natin kung baka dito lang sa isang side nagkaroon ng glitch, dito natin subukan isalpak sa isang terminal niya. Lipat lang natin. So, after cleaning the RAM. Kasi pwedeng mangyari sa hindi ko naman sinasabing mga hindi reliable yung mga technician na iba, kasi merong mga nagte-take advantage na dadalhin nyo sa kanila walang display, and meron kagad silang assumption na sira ang display nito, kailangan palitan, nasira yung display, ganyan, ganito. The good thing about marunong kayo mag-troubleshoot at least sa sarili nyong gamit, sarili nyong gadget, is hindi kayo basta-basta
maluloko. Marami na kasi mga nag take advantage na ngayon eh. So at least this simple troubleshooting baka sakaling makatulong. Well, ako ang una kong speculation dito is baka saram lang kasi yung beep code niya. Usually ganun lang naman ang code. May blinking na 3 blinks ng light is for the random access memory. Before kasi mag-boot ang isang laptop is kailangan niya mag-access sa kanyang RAM. So walang display, so most probably yung RAM yung problema. Pero nilipat natin siya ng slot kaya madidetermine natin. Huwag nyo na muna siyang screw. So, para kung hindi yun yung sira, pwede nating ulitin, ibalik. Ito yung external display. Connect din natin ulit. So, start. Mukhang hindi yun. Pero na wala yung blink ko. Ayun, okay. Galing niya! Yan, so nag-boot na siya, pumasok na siya sa OS niya. So ayun yung simple troubleshooting niya na hindi na natin. Kanina ang suspected natin na problema niya is yung kanyang display, then hindi naman namamatay na, nawala na rin yung beep codes. So more or less dapat magtuloy-tuloy na siya. Ang diagnosis natin dito sa ating troubleshooting ng client's laptop is nasa na ba yun? Yan. Ang naging problema niya is kasi nasa ang unang reported na event dito is na hinagis daw siya ng kanyang anak. So maaring nakalog na yung memory pero mukhang intact yung hard disk and yung kanyang memory, maaring nakalog lang siya, nagkaroon ng konting glitch. So yung contact niya is bumitaw dun sa parang may konting alkabok na sumuot dun sa ano or na disaligned yung RAM dun sa kanyang terminal. So with that simple troubleshooting, pwede nyo siyang magamit sa sarili nyo laptop without consulting agad sa mga technicians na, I mean, hindi naman sa ano nothing against any technician eh. I mean, minsan kasi may mga nagtitake advantage sa mga uneducated na client with regards to technical troubleshooting ng kanilang mga device. And nowadays masyado na tayong dependent sa mga devices, sa mga gadgets. So at least we know how to troubleshoot yung ating mga sariling gamit. Starting from the simplest troubleshooting sa power supply niya and yung kanyang display, una i-assess nyo kung ano yung huling nangyari dun sa device nyo. Nahulog ba? Nabuhusan ba ng tubig? Connect nyo siya sa external display just to assure na walang damage yung kanyang or hindi ba LCD yung sira niya. I-connect nyo siya sa external display. And now, pag na-determine nyo na wala talaga siyang display, more or less dito sira niya. I mean, actually, wala nga itong sira eh. Nagkaroon lang ng konting glitch sa kanyang ano, and napaka-useful ng eraser. Kahit yung sa lapis lang, gagamitin nyo siya sa mga contact point ng mga inyong mga modules, that is the random access memory, yung hard drive, basta yung may mga contacts na makikita nyo naman yung mga connection niya, yung mga contact point niya. So usually nagkakaroon doon ng mga minor na hindi naman siya corrosion talaga pero may build up ng mga dirt. So it may affect the contact point. So yun lang, eraser lang para hindi nyo naman kalangkot-kutin nyo ng metal, matalas na bagay. So you'll just use the eraser.
para malinis yung contact. May lapis kayo na may eraser, pwede manual lang. And then, for my case, meron akong electric eraser kaya medyo mas mabilis siya panglinis. With that, yun lang ang mai-advise ko sa may mga gamit, may mga gadgets na be at least know how to troubleshoot initially yung inyong gadgets para at least yung gastos nyo sa technician is ma-minimize man, at least kung hindi naman worse yung ano yun, at least mabigyan nyo siya ng first aid. Parang first aid lang sa gamit nyo talaga, na malapatan nyo lang siya ng unang lunas bago nyo siya isugod sa hospital, i-confined. Kasi maraming, well, pwedeng mangyari sa gamit nyo pag medyo na-take advantage ng medyo masamang loob. So, mas mabuti. Sa sarili nyo, kaya nyo siyang i-troubleshoot at least. Yun, pag may beep codes, you check the memory, the contacts, contact points, and bago nyo puntahan yung board, yung hard drives, yung module niya, linisin nyo muna ito. And yun. And now, bago natin siya i-turn over sa client, i-standby muna natin siya ng ilang oras para ma-assure natin na medyo effective yung ating simpleng troubleshooting. Sabihin natin yung nangyari sa kanya and yung troubleshooting para mas malinawan siya. At least, kala ko kasi kanina tinetesting namin ayaw siyang bumukas. So sabi ko, kailangan natin i-check mabuti yung initial troubleshooting. And with that, sana may napulot kayo at least na simpleng first aid troubleshooting sa inyong laptops na napaka reliable at this time of ating panahon natin ngayon na dito tayo halos lahat nakarely and na nakadepend sa ating mga electronic handheld or ating mga personal digital assistant. So, for this, wala na akong ibang nakikitang problema dito. And that's it. I think, troubleshoot na natin siya. Standby na lang natin for observation. Thank you for watching our troubleshooting. Thanks. Please subscribe to our channel for more videos.